Magandang umaga sa ating lahat, mga guys. Welcome to my vlog. So, nandito na naman tayo sa project natin sa Malalaw. Ang gagawin natin, guys, yung bubida. Magbubida tayo ng plain, walang design, kasi yun ang gusto ng may-ari. Magbibigay lang kami ng tip sa pagbubida, paglalagay ng ceiling joy. So, ang gamit natin ngayon, guys, kahoy. Ang ganitong kahoy, guys. Wow! Ito. Yan. Ganito, 1x2. 1.5 pala. 1.5x2 inches. Ang gagamitin natin, guys. So, tanurin natin, guys, sa mula hanggang umpisa, hanggang matapos yung ceiling joy natin, ano? Baka yung mga babaguhan dyan, baka sakali mayroon kayong makukuha. Magbibigay lang tayo ng tip sa mga baguhan. Ano, guys? So, gagawin natin, yun yung mga kasamahan natin sa taas. Yan. Yan, yung mga gwapong kasama natin. Nalagay sila ng ano, ng marker. Nagmamarker sila doon sa taas ng beam. Ito, guys, ito. Yung beam na to. Mula dito sa baba, magkakap tayo ng 8 centimeter. 8 inches pala, 8 inches. Mula dito sa baba, mataas, magdadrop tayo ng 8 inches. Yan, guys. So, umpisa na natin, guys. Siya nga pala, guys, pag nagsisiling dyan kami, sinusukat natin yung doon sa dulo, pagkabilang dulo. Tapos hahatiin natin yan. Yan ang unang lalagyan natin ng ceiling joy. Pagkatapos, dito na naman sa kabila, sa dulo at dulo, ganoon din. Hahatiin natin, kunin natin yung gitna, yun rin ang lalagyan natin ng ceiling joy. So, guys, umpisa natin, guys. So, ang gamit natin pala, guys, mga ano, pagkakabit natin ng ceiling joy dyan sa beam, ang gagamitin natin pa ko, natural, concrete nail. Ito. Wow! Press. Depende na sa inyo kung anong gusto nyo. Kung quattro, pwede rin. Pero, pwede na ito. Yung press. Kasi may babaw naman na uno, eh. 1 inches. Itong ano, 1 inches. So, tara, guys. Ibang gamit natin, guys. Lapis. So, sa Tagalog ba ito? Pencil. Pencil. Guys, pasensya na kayo. Hindi kasi ako marunong mag-Tagalog. Tinatanong ko yung ano, yung Tagalog nito. Ang sabi ng ano, ng kasama ko, depende daw. Depende daw. Mayroon daw Mongol 1, Mongol 2. Ito ba ito? Ano ba yan? Nakakahilo kasi yung mag-Tagalog, no? Palabiro kasi yung kasama ko, eh. Yan na siya, guys. Ito na yung ano, yung plywood natin. Ito. Mag-i-eskwala tayo now, guys. So, ang gagawin natin, mag-i-eskwala tayo. Bakit natin nilalagay yung isa doon sa gitna. So, madali lang yan, guys. A few moments later. Thank you.
pala guys ang isang gamit natin sa pagkakarpintero, no? Kailangan nito kasi baka pag mapulingan yung mata natin, hindi, anong bang Tagalog yung puling? Anong Tagalog yung puling? Uwing pala, puling. Hindi pala puling. Kailangan natin ng ganito, shit. Para kuwing kuwing pala, hindi puling. Ilocano na kasi yung sinabi ko. Ina lang, meron tayong kasama na Tagalog. Pasensyaan nyo na guys yung ano, yung pagkatagalog natin kasi hindi tayo lumaki sa Maynila, dito lang tayo sa probinsya, probinsya ng Isabela. Pero nandito kami ngayon sa Kalinga. Nandito kami sa Malalaw. Wow! So nakikita nyo ito guys. Yung ano, ito na siya guys. Diba dito na yung una, yung kikita nyo guys to. Ito yung nasa gitna. Ito diretso na siya doon. 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 Sa gitna yan guys. So ang susunod na naman, dito sa gitna yan. Siyempre, diretso kasi ito eh. Kailangan magputol tayo dito. Saka dyan. Ito. Ang susunod na naman dyan guys, ang ilalagay natin. Nakikita niyo yung tansina yan. Yan. Ito guys, ito. 4 feet yan. Yan. Yan, bro. Yan. So, 4 feet hanggang doon. Mula doon sa may pako doon. Nakikita niyo yung pako doon yun. Dito sa may tansina doon. Yan. So, yun. So, yun yung mga masisipag na kasama natin. Yan. Wow! Yan. Oh, yan. A few moments later. So guys, yun na, tapos na siya. Kita nyo guys yung ano, ceiling joy natin. Tapos na yung ano, ceiling joy. Yan ang gawin na lang natin yung ano, paglalatag ng plywood. No guys. So ngayon, pakita ko na sa inyo kung paano yung ano magpa-plantil yan ng ano. So nakikita nyo ito guys, yung ano, ito na siya guys. Diba ito na yung una, yung kikita nyo guys to. Ito yung nasa gitna, ito diretso na siya doon. Doon, doon. Sa gitna yan guys. So ang susunod na naman, dito sa gitna yan. Siyempre diretso kasi ito eh. Kailangan magputol tayo dito. Saka dyan. Ito. Ang susunod na naman diyan guys. Ang ilalagay natin. Nakikita niyo yung tansina yan. Yan. Ito. Ito guys, ito. 4 feet yan. Yan. Yan, bro. Yan, so 4 feet hanggang doon, mula doon sa may pako doon. Nakikita niyo yung pako doon 'yon. Dito sa may tansina to. Yan. So 'yun. 4 feet yan. 'Yun ang lalagyan natin. Ito. Saka pagkatapos niyan, Dimber, kano ba ito ni? Natural, dito na naman tayo sa kabila.
So nakikita niyo to guys, to. Sa gitna yan guys. Pagka natapos yung sa may tansi na yon, isusunod na naman natin ito. Ito. Diba nakikita niyo yung tansi na yan? Diretso yan. So may kahoy dito, no? Puputulan na naman natin yung kahoy dito. Ito. Maglagay tayo dito at doon na naman yung susunod. So pagkatapos niyan guys, yung dalawa na to, ito at saka doon sa kabila, isusunod na naman natin to. Ito. Dito na siya. Yung gitna to. Saka doon na naman. Perfect yan guys. Perfect lang yan guys. So para hindi tayo mahirapan, tuturo lang namin sa inyo. O di kaya magbibigay tayo ng tip sa mga may sa mga gumagawa ng mga bubida dyan na di pa masyadong marunong na katulad namin. Ito lang yung diskarte guys. So ano na lang siya. Siya nga pala guys. Ipakita ko sa inyo to para makikita nyo. So ito siya. Mahirap ikawit. Wala kasing ano, kawit itong ano. Ano siya guys? Ano guys? Ay! Muntik na. Muntik nang nalaglag. Muntik nang matinag. So siya guys, yan siya. Yun yung forfeit natin. Yan. So, may depit sa konti kasi naka ano dun eh. Nakakawit dun sa kabila. Sakit na kasi yun guys. So, pagka tinutok lang natin, yun siya. Magigit mo guys, yan. So, yan. Fit na. Hanggang doon, sa gitna. Yan. Ganon din sa kabila guys. Purpit lang yan. So, hanggang dito muna tayo guys. Ipapakita ko na lang sa inyo pagka natapos natin kinumplito yung ano yung ceiling join natin. Yan yung mga masisipag na kasama natin. Yan. Maligano yan ato. Oh, yan. Basta tag-timid na lang. So, hanggang dito muna tayo guys. Sa pakita ko na lang sa inyo mamaya pagkatapos natin yung ano yung nakompleto natin yung ceiling joint. Ito na yung sinasabi ko kanina guys, yung ano, yung pagpuputol natin ng siroko. 63.5. Doon sa kabila na naman, susukatin natin dito sa kabila. Ito guys, nakikita nyo 64.5. Paano kaya gagawin natin dito guys? Doon sa kabila 63.5 centimeter, dito naman sa kabila 64.5 centimeter. Ganito lang guys ang gagawin natin. Ito na guys yung ano, yung plywood natin. So yung isa kanina, yung magkabilang gilid, nakita nyo naman guys, ano, di magkapareho yung ano, yung sukat niya. So, ang gagawin natin ngayon, di ba kanina, doon sa kabila, 60, yan siya, 63.5 centimeter, doon naman sa kabila, 64.5
6.5 cm. Ang kukunin natin dito guys yung mas mahaba, hindi yung 63.5. Dito tayo kukuha, tapos pwede tayong mag-adjust dito guys, gawin nating 65 yan, para tamang-tama pagka nag-plant nila tayo, diba ito yun guys, yung isa 63.5, no, yung isa 64.5, so gawin nating 65 cm. Makikita nyo mamaya guys, makikita nyo rin mamaya. So pag ginawa mo itong 65 din sa dulo, dun. Sa dulo. Ayan. So guys, so 65 doon. Kita mo kung ano. 65. Ayan. Dito ka lang kasi mag-focus, huwag siyang ano, 65. So, yan ang lagarihin natin. Yung pitik, kunin mo. Okay. So, makikita nyo mamaya ito guys, pagka nilatag natin ito. Yan. So, yun ang kasama ko. Dito mo ilagay ah. So, ito siya ka guys. Okay. Yan. Yan guys, lagarihin natin yan. Pero ang gagawin natin dito guys, lagarihin natin to, ia-actol natin doon sa taas. Ito natin doon sa taas, doon na tayo mag anong tawag doon? Doon na tayo magpla-plantelya, gamit natin ng iskwala, no? Yung iskwala para maganda yung pagkakabit. No? Para hindi masyadong maraming butas sa gilid, hindi kaya awang. Makikita nyo ito mamaya guys. Tingnan natin. Ito na siya guys, yung ano, yung pinutol natin, ilalagay natin dito sa may bakante dito. So, paano kaya ang gagawin natin guys? Yung sa, yung sinabi ko kanina sa inyo, di ba yung sukat lang dito sa kabila kanina, doon sa kabila 64.5. Dito naman sa kabila, 63.5. Hindi may diferensya siyang ano, 1 cm. So, ginawa natin dito, ginawa natin 65 para kagamitan natin ng plantilya. 65 na dito sa kabila, guys. Doon din sa kabila, 65 din doon. Kaya ganito, guys. Tingnan nyo to. Nakikita nyo yung marker na yan. Gagamit tayo ng iskwala nyan. Tingnan nyo, guys. Yan. Yan. Tapos, lagyan natin ng pako. Yan. Nakikita nyo guys, yan ang pako na yan. 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 Tapos, may pako rin dun sa kabila. So, ang gagawin natin, itatapal natin itong plywood. Saka natin pakuhan na temporary. Temporary pako. Makikita nyo rin guys. Okay. Latag mo guys. So ito guys, ito na yung sinasabi ko kanina guys, na sekreto ng pagpla-plantilya guys. Kikita nyo yan. Walang ano yan, walang sablay yan guys. So yan, lagyan natin ng temporary pako guys, no? So yan. Dito, Bear, lagyan mo dito. Eh, lagyan mo yan.
Ito yan guys, yung sinasabi ko oh. Diba ito yung ginamit natin dito, kanina dito. Ito rin ang gagamitin natin dito sa gilid. Ay, gilid. Tabi. Ganyan lang guys. Yan. Kita nyo guys. Maliwanag ba? Hindi. Hindi. Dito, dito, dito. Dito guys, diinan mo lang yung ano, yung eskwala mo. Yan. Yun. Malalim talaga dito ah. Yun. So, kapatay tayo niya. Okay. Tapos na yan guys. Tanggalin. Isang lagari lang yan guys. Tapos na yan. Hindi na ito pabalik-balik guys. Makikita nyo rin mamaya pagka nalagari. Yan na siya guys. Yan. Lagari na yan. Tingnan nyo guys, papakita ko sa inyo to para sabihin yung may cut ito ah, para yung video natin dire-diretso, dire-diretso lang siya para malaman nyo kung hey, adayo pahiya. Tingnan mo yung ano ah, yung paltik natin. Alam mo, Jay. Misa. Misa. Tingnan mo yung ano, labi natin. Ah, malayo ka na masyado. Oh. Ay, malaki ng awang yan ah. Dito kasi nagagawa to guys eh. Kahit na maganda ka yung pagka-plantilla mo, pero yung tagalagari mo, sumubra na siya. Doon na siya nag-ano, nakakaroon ng butas. Later. So makikita nyo guys, ito na yung kinabit nating hero ko. Yan. Yan na siya. Nailagay na natin guys. Ito na siya. Hindi na namin pinakita sa inyo yung pagkabit kasi ano na ito eh. Eh di ba't pinutol na natin to? Yan na siya. So, tingnan nyo guys yung sa gilid niya. Ito na yung sinasabi ko sa inyo guys. Yung nakalapat siya dito sa gilid. Yan. Yan. Hanggang doon, hanggang dito. Yan. So, ganun lang guys. Ganyan lang guys ang ano, ay titip namin sa inyo. So, alam nyo na siguro pagka sa susunod na hindi kaya paggawa ninyo paggawa ng pagpuputol ng siroko, yung pagplaplantilya. Alam nyo na yon. Matutunan nyo rin yan. Mga guys, yung mga dad, yung mga baguhan lang ah. Yan. Hindi na pabalik-balik yan guys, isang ano lang yan, isang latag lang yan, isang lagari lang at dalawang lagari nung una pagputol natin at saka nung pagplantilya natin, pangalawang lagari lang yun guys. Hindi tayo mahihirapan pag ganun ang gagawin natin guys. So sana may natutunan kayo mga baguhan dyan. So hanggang dito na lang guys, maraming salamat.